Hello guys again! Welcome back sa ating channel. I'm here again, All About Belle. And sa episode na to, isi-share ko po sa inyo yung aking naging remedy or ginamit ko na panggamot sa aking singaw. Ayan, para sa kabuang detalye kasi alam ko maraming interested sa atin dyan sa topic na to, lalo na kung same kayo na naka-brace din na tulad ko. Ayan, para sa kabuang detalye, please keep on watching. Ayan guys, maraming kumbaga iba't ibang nangyayari kung paano tayo nagkakaroon ng singaw. Minsan, ayan, katulad ko sa experience ko, nagkasingaw ako dahil sa aking brace. So, dahil nga pandemic, tapos medyo mahirap ngayon pumunta or mag-visit-visit monthly sa dentist. So, anong nangyari sa akin is, kumbaga ilang months na bago ako nakakapagpa-adjust. So, ngayon, ganito nangyayari sa akin. Kapag nag-a-adjust na yung aking ngipin, kasi nalalaman ko na yung ngipin ko is yan, kailangan nang i-adjust. Gumagalaw-galaw na yung mga ngipin, yung parang medyo maluwag-luwag na siya. Tapos, at the same time, may time na parang, alam mo yun, nagsishrink, gumagalaw yung ngipin. Siguro, nagpo-position yung mga ngipin to the point yung pinaka bakal ng ngipin. Ayan, yung wire na yan, is dumudulo. So, anong nangyari sa akin? Yung pinakadulo kasi nagkaroon siya ng parang suhe o ano ba tawag dito, sobra na metal. Tumatama siya sa aking ano, ayan, sa pisngi ng aking mouth to the point na ayan, nasusugat siya tapos nagiging siyang singaw. Which is, ayan, naranasan nyo na ba na magkaroon kayo ng singaw to the point na ultimong iinom kayo ng tubig is hindi ninyo matolerate yung sakit? Kasi pag dumadampi na yung pinakatubig or coffee or kung ano man, kasi yun yung na-experience ko, is sobrang sakit talaga na mapapa-react ka talaga ng yung typical na react kapag yung, alam mo yun, nasasaktan ka na or kakain ka. Alam mo yung katulad ko sa experience ko na gustong-gusto kong kumain ng mga favorite foods ko pero nalilimit dahil nga kapag sumasangge dun sa pinaka ano ko, singaw ko, is sobrang sakit. So dito sa part na to, actually na-mention ko to dun sa akong previous vlog na medyo nahirapan talaga akong magsalita kasi even sa pagsalita ko, actually masanggi lang siya ng dila, masakit na. So dito ako nagkaroon ng singaw kaya normal, ang ginawa ko dito ako sa kabila kumakain, tapos kapag umiinom ako, pinipilit ko or gumagawa ko ng paraan para hindi siya mapunta dito yung water kasi nga masakit na masakit. Ayan. So nagtry ako ng iba't ibang way ko para alam niyo yun, maano siya, yung gumaling, mawala, nagbasa-basa ako, nagtanong-tanong ako syempre doon sa mga eksperyensado na sa mga nanay-nanay natin kung ano yung pinakamabisa. Well, may mga na-recommend sila, may mga traditional nga eh. Pero, meron talaga akong pinatrinay. Ayan. And naging effective sa akin. Ayan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy yan, kung bago po kayo sa akin channel, ayan, mas maganda po sana. Or, ayan, sobrang nakakakilig kung makikita ko po kayong nakasubscribe. And of course, kung meron po kayong comment suggestions or anything especially related dito sa ating topic ngayon, feel free to leave your comment down below. And syempre, masayang-masaya ako na makikita ko na i-ring na din ninyo yung bell button para every time na may bago tayong upload, ayan, swak na swak sa banga. Ayan, di ba? Updated ka palagi. And of course, disclaimer na rin po tayo. Hindi po ako dermatologist, hindi ako doctor. I'm not medical inclined. As in, wala lang. Normal na nagbi-business. Ayan, normal na nanay. Ayan. So, yung share ko po sa inyo is purely based on my experience. And of course, nagre-research din po ako para at the same time, concrete naman ang na-share ko sa inyo. And of course, diba, kung itatry man ninyo, is meron tayong basihan. Pero disclaimer nga, ayan, kung mas malala ang nararamdaman ninyo, mas maganda magpa-consult na kayo sa doctor. Yung sa akin kasi, feeling ko, kaya pa naman yan dito sa ating bahay. So, okay, ano-ano ba yung mga trinay kong method para gumaling yung aking singaw?
nung umabot na ako ng 3 days, actually, pag nagkakasingaw kasi minsan hinahayaan ko lang siyang kusang gumaling. So, etong singaw na to, na na-experience ko recently, is hindi ko na talaga na-tolerate. So, to the point na hirap na akong kumain, hirap na akong uminom. So, ang ginawa ko is, sabi sa akin ng nanay ko is, mag-gurgle ako ng tubig na may asin. Which is, trinay ko yon. Okay, ginawa ko naman yon. Kaso, eto na. Nung first try ko pa lang yan, sobrang sakit, as in sobrang sakit mag-gurgle. Alam nyo yun, dahil nga siguro may asin siya, tapos yun, sabi ko nga sa inyo, water nga lang eh. Idikit mo dun sa pinakasingaw, sobrang sakit na. So what more pa kung may asin. So okay naman, sa tingin ko nakakatulong kasi parang siguro nakiklense yung pinakasugat or pinakasingaw ko. Pero yun lang talaga, ang kalaban mo dito is medyo masakit. So tiis-tiis talaga, para gumaling ka, tiis-tiis talaga. So dahil ako, hindi ko nakayanan yung ganung method. Dahil nga, sakit eh. Hindi ko kinaya eh. So, nag-research na naman ako. Ano ba yung alternative way? Nung una kasi sabi ko, sige, okay lang, itatry ko. Kahit isang sakitan lang, basta't mawala lang to, gumaling lang to. Pero hindi. Nung nandun ako sa point na yon ay wait lang, hindi ko pala kaya. So, time pursue, parang ganon. So, nag-research ako ulit. Actually, nag-text ako doon sa mga, pinsan ko si Lisian. Yung pinsan ko na, ayan, nurse, sabi ko, tinanong ko, ano ba yung pwede na alternative sa asin na ano may tubig? Kasi nga, medyo masakit siya. Sabi ko, parang hindi ko kinakaya. Meron sa akin nagsabi, tawas. I-direct ko yung tawas sa pinaka, ano. So, iniisip ko pa lang, sabi ko, wait lang, kung itatry ko yun, yung asin niya, sobrang sakit yung tawas pa kaya. So, parang ganon. Pero marami talagang nag-testify na yung tawas is very, very effective. Pero guys, hindi na ako nag-attempt na itry siya. Kasi nga, parang naghahanap ako during that time na pwedeng panggamot na hindi na, mag-enjoy na ako. Yung kumbaga, mag-enjoy ako na ilagay siya. Tapos, hindi ako masasaktan. Eto na guys, dumating sa point na nag-research ako syempre. Yan mga kapatira natin sa YouTube. Which is, ang doktor ng bayan, ang talagang, ayan, nag-rely ako sa doktor ng bayan. Yan, kay Doc Willie Ong. Ayan, pwede nyo pong i-research yung sa channel niya or sa YouTube lang lalabas na eh, mabisang gamot o epektibong gamot sa singaw. Meron na po kayong pagpipilian doon. Well, dahil trusted naman talaga si Doc Willie Ong, kaya ang ginawa ko, clinic ko yung sa kanya. And nagulat ako, alam nyo ba kung ano yung nire-recommend niya na pampatanggal o mabilis na pampatanggal ng singaw na hindi ka masasaktan, mag-enjoy ka pa. Ayan. Hindi na natin papatagalin ang sinabi niya doon, which is pwede ninyong review din, ayan. Sinabi niya is yogurt. Oo, nung una talaga, nung nabasa ko yun, wait lang, yogurt? Totoo ba to? So, parang ganun. So, ako, dahil sa ko, yogurt, wala na mawawala kung itatry ko. Eto pa guys, dahil nung time na pinanood ko yun is wala akong available na yogurt at kung kailan naman na kailangan kong kumain ng yogurt, saka naman kami naubusan ng yogurt sa ref. Ayan. Ang trinay ko talaga is Yakult. Yes, Yakult. Yung Yakult kasi is ano siya, parang ang mindset ko dun, ay wait lang, parang sort of yogurt to, liquid lang. Parang ganun yung mindset ko. Pero guys, hindi. Wala akong idea kung anong ano yung, alam ko probiotics lang talaga si Yakult. Pero hindi ko alam kung ano siya ha. Other kind of yogurt siya na liquid type lang. So, basta't ang ginawa ko, wait lang, sabi ko, medyo may ano din to eh. May milk din to eh. So, trinay ko ngayon tong yogurt. Medyo natatanggal ng yogurt yung pain, pero kinabukasan, ganun pa din. Nandun pa din siya. So, masakit pa din. Masakit na masakit pa din. So, eto na. Nasa office ako, nasa work ako, dahil nung nasa work ako, hirap na hirap ako na magsalita. Tapos yung tululaway pa ako. Hindi, kasi guys, talaga promise, yung tipong hindi mo matotolerate na sasagi sa pisngi mo, yung brace mo, yung dila mo, kasi nga sobrang sakit. So, yung sa kasamahan ko, nakisuyo na talaga ako. Sabi ko, wala naman mawawala ko. Susubukan ko yung napanood ko kay Doc Willie Ong. Kaya, ang ginawa ko, trinay ko. Nagpabili ako ng yogurt. Pero, eto. Marami kasing kind ng, ano, kind talaga, no? Maraming klase ng yogurt. So,
Ako, sabi ko, sige kung ano na lang yung available, pero mas maganda siguro kung plain. Pero ang na-try ko is hindi plain. Na-try ko yung may strawberry flavor. Which is, ayan, nakadalawang ano ako nun, ganyang kalaki. Nestle yata yung binili sa akin nun eh. Basta't nakisuyo lang ako nun. Tapos, kumain ako nun ng mga bandang ano yun eh. 3 p.m. yata. Basta after lunch na ako na nakakain ng yogurt. So, okay. Parang gumaan yung pakiramdam ko. Siguro, di ba, minsan kung ano yung iniisip mo, parang yun yung nangyayari. Parang yun yung naging reaction. Parang mind over matter. Parang ganun, di ba? Naging reaction sa katawan mo. So, ako, ang thinking ko during the time ay effective to. Kasi si Doc Willie Ong to eh. So, ganun kalaki talaga yung trust ko kay Doc. So, yung trinay ko, medyo naibsan yung pain niya na wala kahit konti. Literally, konti lang talaga yung natanggal niya na pain. Pero happy na ako doon kasi unlock talaga ng sigaw. Tapos nanganganak na siya dito sa may bandang dulo dito na kaya masakit na masakit. So, trinay ko. Kinagabihan, trinay ko ulit. And ito na. Na-amaze talaga ako kasi kinabukasan, morning, naramdaman ko siya eh. Naano kasi siya ng dila ko. Kinakapa ko kasi siya gamit ng dila ko. Meron pa din, maliit na butas. Pero nung kinagabihan, naramdaman ko na parang kumikipot na yung pinaka sugat o yung pinaka singaw ko sa bibig. Kaya sobra talaga akong na-amaze dito sa yogurt na to. And thank you so much dun sa mga nag-share katulad ni Doc Willie Ong na talagang anlakay ng natutulong sa, alam mo yun, sa atin. Kaya, actually guys, kaya ako to share sa inyo kasi gusto ko lang i-share sa inyo na yes, totoo. Na akala mo magugulat ka, wait, yogurt, totoo ba yan? Talaga bang nakakapagpagaling yan? Which is, ayan, personally, nasubukan ko, na-try ko, and yes. Effective siya at totoong nakakapagpagaling. Kaya, very, very happy talaga ako nung, ayan, ganun na nangyari. Gumaling siya. Ngayon, kinakapa ko siya, wala na yung malaking butas sa gitna. Ayan, parang kung ano, parang konting-konting na lang na maliit na butas na lang. Pero kaya na siyang kapain ng dila ko na hindi na ako nasasaktan. Nakakainom na ako ng maayos ng tubig. Alam niyo kapag ulam nga namin, especially soup. Ay, sarap yun. Na-enjoy ko na siya ngayon. Dati hindi. Gaganyan pa yung reaction ko. Kasi nga, ang sakit. Yung parang, alam mo, pinipigilan ko yung pain. Ganun yung mga reaction ko para matolerate ko yung pain. Pero ngayon, okay na. Sobrang satisfied na ako. Nakakain ako na maayos. But then again, hindi ko masasabi kung kailan ulit babalik yung aking singaw. Kasi nga, nag-adjust na yung aking pinaka-metal. Yan. Ng aking ngipin. So, kailangan ko na talaga kasi magpa-adjust ng aking brace. So, ngayon, ganun ang gagawin ko, i-schedule ko na siya kasi baka mamaya bumalik na naman, maano na naman, masugat na naman yung aking pisngi ng aking bibig, and ako lang din na nagsisuffer, medyo mahirap. So ayan lang guys, yung i-share ko sa inyo, sana ayan may natutunan din kayo. And guys, huwag kayong matakot mag-try. Ako nga, trinay ko din kasi nga bukod sa na-curious ako, ando na yung pain eh. Gusto ko talaga mawala yung pain. And yan, voila. Sobrang saya kasi nakakapagpagaling siya talaga. Kaya huwag tayong matakot mag-try. Ayan, lalo na ang nag-share sa atin is yung mga expert na talaga. Ayan, mga licensed doctor na talaga. So guys, yan lang po ang i-share ko sa episode na to. Ayan, again, thank you so much for watching. And of course, I hope to see you on our next video. Thank you!